Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa pagtawag mo sa amin sa araw na ito upang purihin ka at pag-aralan ang iyo pong salita. Naway ang Espiritu Santo ng Panginoon ay samahan kami sa oras po na ito. Nabuksan ang aming puso, iukit ang salita ng Diyos sa aming mga puso, at pagkalooban kami ng karunungan at kapangyarihan upang kami ay gumawa ayon sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa pagpapahintulot mo sa amin upang aktibong maipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon dito po sa Korea at maging sa ibang bansa. Lalo na, samahan mo po ang lahat ng mga nag-i-evangelize sa ibang bansa at higit mo pang ihayag ang gawain at kapangyarihan ng Panginoon. Sa pagtatapos ng taong ito, pakiusap, gisingin mo po ang aming mga puso ng higit at tulungan kaming magbalik tanaw sa taong ito at mabuhay sa iyong salita na may panibagong puso sa bagong taon. Nawa, ang Espiritu ng Panginoon ay samahan po kami sa bawat oras at pakiusap. Sa oras na ito, ipagkaloob mo po sa amin ang mga salitang kinakailangan po namin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Tingnan po natin ang chapter 28 ng Genesis sa Biblia. Babasahin ko po ang chapter 28, verses 10 hanggang verse 22. Genesis chapter 28, magmula sa verse 10. Umalis si Jacob sa Beerseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhikmanaog doon. Ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa. At ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog. At ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman." Siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit." Kinaumagahan, si Jacob ay maagang bumangon at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Ang ipinangalan niya sa lugar na iyon ay Bethel. Subalit, ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, "Kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung gawin ng Panginoon ang magiging aking Diyos, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat na ibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo." Hanggang dito po. Basahin po natin ang verse 22 ng sabay-sabay. "Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos
At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Hanggang dito po. Si Pastor Yo Henry ay nangangaral sa Hong Kong sa ngayon, kaya ako po ang nandito. Kanina, kinanta po ng choir ang himno na may pamagat na My Soul is at Peace. Subalit, dahil sa ang paksaan ng sermon ngayon ay patungkol sa ika po, kaya iniisip ko na maaaring masira ang kapayapaan ng ilan sa atin ngayon. Subalit, kung pakikinggan ninyong mabuti ang mensahe ngayon, maunawaan ninyo kung bakit ginawa ni Jacob ang panata na ito. Ito rin ay may kinalaman sa atin. Noong una, si Jacob ay isang lalaki na hindi maaaring tumanggap ng pagpapala ng pagkapanganay. Gayunpaman, natanggap niya ang pagpapala ng pagkapanganay. Si Jacob, siya ay naging anino ng kaligtasan ng mga Hintil. Sa chapter 9 hanggang 11 ng mga taga-Roma sa Biblia, ito'y tungkol sa relasyon sa pagitan ng Hudyo at mga Hintil. Ang panganay na anak ni Isaac, si Esau, ay pinangakuan ng basbas ng pagkapanganay. Subalit, kinuha ni Jacob ang basbas na iyon. Ang Israel ay pinangakuan ng mga pagpapala bilang piniling bayan ng Diyos. Gayunpaman, kung paanong ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay para sa isang mangkok ng nilagang lentehas, ay tinanggihan ng Israel si Kristo dahil sa mga problemang pisikal. Kung paanong si Jacob na hindi makakatanggap ng pagpapala ay tumanggap ng pagpapala, ang hindi karapat-dapat ng mga Hintil ay tumanggap ng kaligtasan. Kaya nga, sinasabi sa Roma chapter 9 na si Esau ay kumakatawan sa mga Israelita at si Jacob ay kumakatawan sa mga Hintil. Ito ay nagpapakita ng larawan ng isang Hintil na inaring ganap ng walang mga gawa. Kaya nga, si Jacob ang larawan ng kaligtasan ng mga Hintil at nauugnay din sa kung paano natin tinatanggap ang kaligtasan. Kaya sa araw po na ito ay magbabahagi po ako ng salita na may pamagat na ang panata ni Jacob, ang bahay ng Diyos at ikapu. Sa palagay ko ay mauunawaan natin ito kung pag-aaralan natin ngayon kung bakit ginawa ni Jacob ang panata na ito. Una, tingnan natin sa Genesis chapter 25. Chapter 25, verse 27. Verse 27. Nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso, isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Marahil po ay nakarinig na kayo ng maraming kwento tungkol kina Esau at Jacob. Tinakasan ni Jacob si Esau at natulog sa ilang gamit ang isang bato bilang kanyang unan. Nakita niya ang isang hagdan na umaabot hanggang sa langit at natanggap ang pagpapala ng Diyos. Pagkatapos po nito, ang mga detalye ng panata ni Jacob ay nakatala na sa Biblia. Tingnan po natin ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Nagkaanak po si Isaac ng kambal na lalaki. Sa verse 27, nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso, isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Ang asawa ni Isaac na si Rebecca ay naglihi. Subalit ang mga bata sa loob niya ay naglalaban. At sa ilang sandali, naunang lumabas si Esau. Gusto ni Jacob na mauna siyang lumabas, subalit hindi niya magawa. Kaya lumabas siya na nakakapit sa sakong ni Esau. Kaya't ang ipinangalan sa kanya ay Jacob dahil lumabas siya na nakakapit sa sakong ng kanyang kapatid. Kaya nga, sa maliit na diferensya ng oras,
Si Esau ay naging kuya at si Jacob ang naging nakababatang kapatid. At lumaki ang mga batang ito. Si Esau ay naging sanay sa pangangaso, isang lalaki sa parang. Samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Ang ibig sabihin ng lalaking tahimik, ito'y isang kalmado, maamo, payapa. Ito yung dalisay na tao na hindi gaanong nahahayag. Samantalang si Esau, siya ay isang malakas, mabalahibo, at mabangis na tao. At magaling pa siyang manghuli ng mga hayop. Kaya naman nabanggit na naging sanay siya sa pangangaso. Dahil si Esau ay anak ni Isaac, madalas siyang nakikinig ng maigi sa mga turo ng kanyang ama. Kaya alam niya ang maraming bagay tungkol sa Diyos. At siguradong naramdaman niya kung gaano kahalaga ang pagiging panganay at responsibilidad nito ay malaki. Ngunit, sa paglipas po ng panahon, si Esau ay lumabas. Siya ay naglaro at si Esau ay nanghuhuli na ng mga hayop upang maging isang magaling na mangangaso. Kaya kailangan niyang lumabas sa parang upang manghabol at manghuli ng mga hayop ng maraming beses. Kaya dito po, isang tao ng bukas na lupain. Siya ay isang tao na hinahabol ang labas ng mundo. Si Jacob, siya ay nasisiyahan na manatili sa bahay sa gitna ng mga tolda. Kaya habang nananatili siya sa piling ng kanyang ina, iniukit niya sa kanyang puso ang turo ng kanyang ama at lalo pang lumago ang kanyang pananampalataya ng higit at higit pa. Kaya, nang ang tao ay nilikha, siya ay nilikha na may kaluluwa, espiritu at katawan. Ang isang tao ay hindi lamang may katawang laman kundi mayroon ding espiritu. Dahil ang isang tao ay may katawan, maaari niyang sundin ang pisikal na mundo. Meron din siyang kaluluwa. Maaari niyang sundin ang mundo ng kaisipan. At meron ding espiritu. Kaya't maaari niyang sundin ang mga bagay ng Diyos. Maraming tao ang nag-iisip na ang tanging mayroon lang tayo ay ang ating pisikal na katawan. Subalit, mayroong espiritu ang tao na siyang mas mahalaga kaysa katawang laman. At hindi lamang itong buhay na ito ang mayroon tayo, kundi mayroon din namang buhay pagkatapos po ng kamatayan. Si Esau ay sumunod sa sandibutang ito at ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa mga pisikal na bagay. Kaya marahil ay isang taong higit na nakakakilala sa mundo sapagkat siya humahayo sa kalupaan at sumusunod sa sanlibutan sa oras na iyon. Kaya saang paraan maraming hayop o paano sila mahuhuli ng mas mainam? Marahil ay mas alam niya ang tungkol sa katangian po ng mga hayop. At sigurado siya ay mabilis sa pagtakbo at pagkilos at gumagamit ng mga pana at ng lahat ng mga pamamaraan. Kalaunan, pagkatapos niyang maghabol sa mundo sa labas, siya ay naging hari ng Edom. Siya ay isang tao na kontento na sa kalagitnaan ng pagsunod sa sanlibutan at sa pisikal na mundo. Salungat sa kanya o kabaliktaran sa kanya, si Jacob ay isa lamang normal na lalaki. Siya ay nakikinig at pinagbubulayan ang mga turo ng kanyang ama. At natutunan ng higit at higit pa kung gaano kadakila ang Diyos. Sa mga pagbubulay-bulay na iyon, ang kanyang pagnanais para sa Diyos ay lumago. Ninais niya na makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos at nakontento siya sa pagpapala ng Diyos. At kalaunan, si Esau at Jacob ay nagkita at nag-usap tungkol sa gaano sila kakontento. Subalit, ang sinabi nila ay tunay na magkasalungat. Tinampo natin sa Genesis chapter 33, verse 9. Dito po si Esau at Jacob, sa huli ay nagkita sila pagkatapos ng mahabang panahon. Chapter 33, verse 9.
Subalit sinabi ni Iso, "Sapat na ang nasa akin, kapatid ko. Ang nasa iyo ay sa iyo na." Yamang si Jacob ay maraming pag-aaring hayop na ibinigay ang ilan sa mga ito kay Iso bilang regalo. Sinabi ni Iso pagkatapos niya itong matanggap sa verse 9, subalit sinabi ni Iso, "Sapat na ang nasa akin, kapatid ko. Ang nasa iyo ay sa iyo na." Hindi na niya kailangan ng regalo ng kanyang kapatid. Marami na siyang pag-aari at ito ay sapat na. Bakit po? Ito ay dahil siya ay naging hari ng Edom. Iniisip niya na sapat na ang tagumpay niya dito sa sanlibutan. Subalit ang salita na sapat na ang nasa akin ay ang wala dito ay ang salita po ng Diyos. Basahin po natin sa verse 11. "Nakikiusap ako sa iyo, tanggapin mo ang kaloob na dala ko sa iyo sapagkat lubos ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at mayroon ako ng lahat ng kailangan ko." Si Jacob, mayroon siyang sapat. Subalit sinabi niya dito, "Sapagkat lubos na ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at mayroon ako ng lahat ng kailangan ko." Ibig sabihin ay ibinigay na ng Diyos ang biyaya kay Jacob. Siya ngayon ay sapat na at mayroon ng maraming bagay. Subalit, kay Iso, sapat na ang nasa akin. Wala ang Diyos sa kanyang salita. Pareho silang kontento na. Subalit ang paraan kung paano nila natagpuan ang kakontentuhan ay magkaiba. Si Jacob ay nakatanggap ng masaganang biyaya mula sa Diyos. Tingnan natin sa mga awit, chapter 7, 17. Chapter 17, verse 14. Mula sa mga tao, sa chapter 17, verse 14 po. "Mula sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito, at ang tiyan nila'y pinupuno mo ng iyong kayamanan, sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol." Hanggang dito po. O Panginoon, sa buhay sa sanlibutang ito. Maraming tao ang nag-iisip na ang buhay sa sanlibutang ito ay ang lahat-lahat na. Maging si Iso, siya ang tao na iniisip na magiging masaya siya sa pamamagitan ng pagkain at mamuhay sa buhay na ito. "Ihiwalay mo ako sa pamamagitan ng iyong kamay mula sa mga taong makasanlibutan na nakatanggap na ng bahagi sa buhay na ito." Mula sa mga tao, silang mga taong makasanlibutan, sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak at iniiwan ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Nasisiyahan na sila sa pisikal na pamumuhay ng kanila pong mga anak. At sabi din po dito, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Ibig sabihin po, ipinamumuhay nila ang kanilang buhay sa pag-asa na kikita sila ng pera sa abot ng kanilang makakaya at ipapamana ito sa kanilang mga anak upang hindi magdusa ang kanilang mga anak hanggat maaari. Sa verse 15, "Tungkol sa akin ang mamasdan ng iyong mukha sa katwiran sapagkat ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan." Ang mga awit ay isang tao na nakakaalam na ang buhay na ito ay hindi ang lahat-lahat, kundi mayroong Diyos at walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Kaya nga, kahit anong mangyari sa mga tao sa mundong ito, sabi niya, "Tungkol sa akin, ang mamasdan ng iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ng iyong anyo at masisiyahan. Kapag ang Panginoon ay dumating at sa muling pagkabuhay, ako ay magiging maluwalhati na gaya ng Panginoon at magtutungo sa kanyang bisig na magiging kagaya niya at mabubuhay magpakailanman. Ako ay masisiyahan na dito." Ang ganitong uri ng kasiyahan ay ibang iba. Si Iso ay isang taong sanay sa lupa. Nabuhay siya ng masikap, sumunod sa sanlibutang ito. Kaya kung titingnan po natin ang buong mundo ngayon, ang bilang ng mga tao na gaya ni Iso ay parami ng parami.
At maging sa mga nagsasabing mayroon daw silang pananampalataya, parami ng parami ang tao na gaya ni Esau. Si Esau ay naging isang kilalang tao sa kapatagan. Siya'y nangaso ng maigi at masikap. Ginugol ni Esau ang lahat ng kanyang panahon sa kalupaan. Nanguhuli ng mga hayop at nagluluto. Nakatagpo siya ng kasiyahan dito. Kaya't naglilibot siya ng maigi. Kaya kung titingnan natin ang panahon natin ngayon, maraming mga bagay dito na mabuting kainin, nakakalubod sa mga mata at dapat nasain upang maging matalino. Napakahirap isipin kung gaano karaming bagay ang nagagawa ng mga tao sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming bagay mula sa lupa. Maraming gaya ni Esau na ang paningin ay nasa labas. Ilang klase po ang mga kasuotan sa kasalukuyang panahong ito. Tayo ay nasa panahon kung saan ang sibilisasyon ay nasa rurok na. Napakaraming entertainment. Mga laro at ilang uri ng mga alak ang mayroon. Gaano karaming masasarap na pagkain ang naririyan po. Ang ating panahon ay panahon kung saan inuubos natin ang ating oras sa pagsunod sa sanlibutan ito at sa nakikitang mundo na ito. Dahil sa pag-unlad ng transportasyon, ang bilang ng mga naglalakbay sa buong mundo ay nadadagdagan. Maraming tao ang nabubuhay sa kasiyahan ng pamamasyal para sa paglilibang. Kagaya nito, sumusunod at nabubuhay para sa bagay na nakikita. Subalit, kung pagmamasdan mo ng maigi, mauunawaan mo, ang taong ito, siya ay kagaya ni Esau. At kahit na ang isang tao ay dumadalo sa church, ay kagaya lamang din siya ni Esau. Bukod po dito, ilang mga programa sa TV ang mayroon. Ilang uri po ng mga pelikula ang mayroon. Ano na ba ang ginagawa mo? Kapag dumating ka sa kamatayan at humarap sa Diyos, ano kaya ang ginagawa mo? Binuksan ko ang TV. Ano ang ginagawa mo? Dumating ako pagkatapos kong maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy silang sumusunod sa sanlibutan ito. Ito na ang Esau ngayon. Esau. Maraming tao ang nagtutungo sa church ngayon. Subalit, pagdating sa kung saan nila inuubos yung oras nila, inuubos lang nila ang oras nila sa mga nakikitang bagay. Subalit, si Jacob ay iba. Si Jacob ay isang tahimik na lalaki. Kaya, nang magsalita ang kanyang ama, gaano nga kadakilang tao si Isaac sa Biblia po? Ang Diyos ay Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. Yamang si Isaac, siya ay tao ng Diyos, hindi ba niya naikwento sa kanyang mga anak kung sino po ang Diyos? Marahil ay marami siyang nabanggit tungkol sa Diyos. Gayunpaman, kapag tinatawag ni Isaac sina Esau at Jacob, dahil minamahal niya sila, maaaring patuloy niyang itinuro sa kanila ang mga bagay na tunay na kapaki-pakinabang sa kanilang pananampalataya. Kapag nakikinig si Esau, marahil ay nakikinig siya ng maigi nang siya ay bata pa. Subalit, sa umpisa ay maayos siya nakikinig, subalit sa tuwing siya ay lumalabas ng mas madalas at sa tuwing nagkukwento ang kanyang ama, ano kaya yung iniisip ni Esau habang siya ay nakikinig? Ay, kailan kaya matatapos ang kwentong ito? Anak ko po, nakakainip. Kapag natapos ito kagad, kailangan ko manghuli ng kuneho, ng usa o ng kahit ano sa araw na ito. Ito ang patuloy niyang iniisip. At kapag natapos na ang kanyang mga ama sa paghasalita, nais niyang kaagad na tumakbo papalabas upang manghuli. Kaya, nakinig siya sa salita ng kanyang ama, subalit wala siyang oras na pag-isipan ng mga ito. Kaya napakinggan niya ito, subalit hindi pumasok sa kanyang puso. Kaya sa umpisa, ang pagkapanganay ay malaki at napakahalaga. Subalit sa paglipas ng panahon, ang pagkapanganay ay nagiging maliit, paliit ng paliit. Hindi nagtagal, ito ay naging napakaliit, na naging mas maliit pa kaysa isang pinggan ng nilagang lentehas. Sinipa niya ang pagpapalang ito palayo. Pagkatapos na marinig ni Jacob ang salita ng kanyang ama, pinag-isipan niya ito ng paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya, dahil pinagbulayan niya ito at pinag-isipan ng paulit-ulit, ang Diyos ay lumaki ng lumaki sa kanya. Ngayon, ang Diyos ay lumaki ng higit at naging lahat-lahat na sa kanyang buhay. Kaya naisip niya, kung naipanganak lang sana ako ng mas maaga ng kaunti, maaaring ako na ang naging panganay, kaya't ito'y magiging Diyos ni Jacob at hindi lamang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac o ang Diyos ni Esau.
Kaya kung pag-iisipan, gaano nga nakapanghihinayang ito, hindi ho ba? Kaya nga nagkaroon siya ng pagnanais na maging panganay na anak. Ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil pinag-isipan niya ito ng paulit-ulit. Kung babalikan po natin, marami tayo na pakinggang mga salita noong mga nagdaang taon. Ang ilang mga tao ay nakikinig sa salita at pinagbubulayan nila ito. Pinag-iisipan ito ng paulit-ulit hanggang sa maiukit ito sa kanila pong puso. Marami rin mga tao na sobra namang abala at napakarami nilang iba't iba na mga palusot. Sapagkat tayo ay sobrang abala, sa kakaikot, marami tayo napakinggan na salita. Subalit walang salita na naiukit sa atin. Ito ay magiging pabigat kapag nakatanggap tayo ng ministeryo mula sa Panginoon at gawin ang gawain ng Panginoon. At maaaring may mga tao na nag-iisip, kailan ko kaya ito maiaalis? Maraming beses na natin itong napag-aralan. Ano po ang pagkakaiba ng mabilis na pagbabasa, malalim na pagbabasa, at pagbubulay-bulay? Kapag nagmamaneho ka ng kotse at kapag tinignan natin yung nangyari, ang mabilis na pagbabasa ay mabilis na paraan upang makita ang isang bagay habang tayo nagpapatuloy. At ang malalim na pagbabasa ay gaya ng pagmamaneho ng mabagal at sinusulit mo yung tanawin. Tapos ang pagbubulay-bulay ay gaya ng pagmamaneho ng sasakyan at humihinto sa isang lugar na mayroong magandang tanawin at nagpapatuloy na pagmasda ng tanawin. Kaya ang mabilis na pagbabasa at sinasabi na nabasa mo na ng maraming beses ang Biblia, ito din naman ay mahalaga, subalit ang pagbabasa ng mas malalim ay mas mahalaga. Ano pa ang mas mabuti kaysa rito habang nagbabasa ng maigi? Maaari kang tumingin sa isang chapter o talata ng Biblia ng paulit-ulit at pag-isipan po ito. At maging taong tahimik na kagaya ni Jacob. Kaya upang mapag-isipan mo ito ng paulit-ulit hanggang sa tumimo ito sa iyo pong puso. Kung gagawin mo ito, meron tayong 52 weeks sa isang taon. At kung pagbubulayan ninyo kung ano ang inyong napakinggan at pagbubulayan ito at iuukit ito sa inyong puso, kung gayon, ano kaya ang pag-iisipan ninyo sa pagtatapos ng taon? O Panginoon, kung bibigyan mo lang ako ng isang ministry, gagawin ko po talaga ang lahat. Ang ilang mga tao ay maaaring maging mga taong gustong maglingkod sa Panginoon at magamit ng Panginoon. At ngayon, kung nais kong magamit ang higit na mahalaga ng Panginoon, maaaring bigyan ako ng Panginoon ng mas maraming tao sa paligid ko na maaari pang maligtas. Tama po yan. Sabi dito, may mga salitang tinatawag si Jacob. Si Jacob ay isang lalaking tahimik. Binanggit din po sa Apokalipsis chapter 16, tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Yung mga palaka ay amphibian po sila sa kalikasan. Ito ay nasa magkabilang panig. Ang Espiritu Santo ay isang espiritu ng paghihiwalay. Kapag ang Espiritu Santo ay gumagawa, siya ay naghihiwalay. Malinaw niya nakikilala ang pagkakaiba ng katotohanan sa kasinungalingan. Ngunit kapag ang Diablo ay gumagawa, ang masamang espiritu ay patuloy kanyang ikokompromiso. Ito ang maglalagay sa ating mga binti sa magkabilang panig. Yan ang gawain po ng Diablo. At pakakalmahin ng Espiritu Santo ang iyong isip. Ngunit ang Diablo na ito patuloy na gumagawa ng labis na ingay na hindi ka na makabalik sa iyo pong sariling diwa. Kahit gaano ka seryoso ang isang bagay na nangyayari, ang mga tao po ay baliw kapag sila po ay nasasabik. Kung ito ay masyadong malakas, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Ngunit kung ikakalma mo ang iyong isip, maririnig mo ang Espiritu Santo na nagsasalita ng tahimik. Gaano man ka seryoso at kahirap ang problema, kung ikakalma mo ang iyong isip, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa mahirap na problema. Mapapaniwalaan natin na ang mga problemang ganito kalaki ay malulutas sa kaunting tulong lamang na mula sa Diyos. Kaya para lubago ang iyong pananampalataya, kailangan mong tumahimik at saka ka lamang magkakaroon ng lakas na magtiwala sa Diyos. Si Jacob ay isang lalaking tahimik. Kaya, ngayon po, sa pananaw ni Jacob, ang pagkapanganay ay palaki ng palaki. At sa huli, natanggap ni Jacob ang pagpapala po ng Diyos. Tingnan po natin muli sa Genesis chapter 25.
Chapter 25. Mula po sa verse 29, minsan, nagluto si Jacob ng nilaga. Dumating si Esau mula sa parang at siya'y gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom. Dahil dito ay tinawag ang kanyang pangalan na Edom. Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Ang kasunod po na talata, ang verse 32 ay mahalaga. Sabi sa verse 32, sinabi ni Esau, ako'y malapit ng mamatay. Ano ang pakinabang ko sa pagkapanganay? Si Esau ay nangaso sa parang. At ngayon siya ay nasa isang sitwasyon kung saan siya ay mamamatay na kapag hindi siya nakakain. Ngunit, si Jacob ay nagluluto ng masarap na mapulang nilaga. Kaya, munting kapatid, ibigay mo naman sa akin yung mapulang nilaga. Hindi ba palagi kong sinasabi na ipagbili mo sa akin ang iyong pagkapanganay? Huwag mo itong gawin, sasalita mo lamang. Si Esau ay nasa isang sitwasyon na ang nakikita lamang ay ang pagkain. Ako'y malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay? Kaya narito ang isang bagay na hindi dapat ibenta o ipagbili. Gaano man kahirap ang sitwasyon, kahit na mamatay ka pa. May mga bagay na maaari nating ibigay at may mga bagay na hindi natin maaaring ibigay. Ang pagkapanganay ay konektado sa walang hanggang pagpapala ng Diyos. At ang pagkapanganay ay mas mahalaga kaysa buhay. Ngunit ako'y malapit ng mamatay? Ano ang mabuting ba idudulot sa akin ng pagkapanganay? Sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Sa Genesis po, chapter 25, verse 33 hanggang 34. Ang pagturing sa isang bagay na basta-basta ay nangangahulugan na hindi lamang ito basta-basta, kundi ito ay para hamakin. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ng anumang katulad niyan sa aking buhay. Bakit po nangyari ito? Dahil nakasulat ito sa Biblia. Bakit nakasulat po ito sa Biblia? Ibig sabihin na hindi ito kwento ng ibang tao. Kung nakinig tayo ng mas mabuti sa salita sa ating pang-araw-araw na buhay at naging mas maingat, maraming bagay sana ang hindi na ibenta. At dahil sa mga walang kabuluhang bagay po na iyon, marahil maraming pagpapala ang nasayang natin ngayong taon po na ito. Bakit po? Dahil ang isip ko ay napaka-abala. Masyado akong abala sa pagtakbo sa paligid. Kaya nga sa 1 Corinto chapter 7, kayo'y binili sa isang halaga. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao sa verse 23. Kailangan natin gawin ang gawain ng sanlibutan, ngunit tayo ay alipin ng Panginoon. Tayo'y sa Panginoon. Binayaran niya tayo sa halaga ng kanyang dugo at binili tayo. Naiwala ni Esau ang kanyang pagkapanganay at gayon din ang pagpapalang ibinigay sa kanya. Ito'y nakasulat sa Biblia. Gaano ito nakakalungkot na ipagbili niya yung kanyang pagkapanganay. Tingnan din po natin sa Unang Hari, chapter 9. Unang Hari, chapter 9. 9 verse 10. Chapter 9. Verse 10 hanggang 14, at sa katapusan ng 20 taon nang maitayo ni Solomon ang dalawang gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na sedro, mga kahoy na sipres, ng ginto, hanggat gusto niya. Binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lunsod sa lupain ng Galilea. Ngunit, nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lunsod na ibinigay ni Solomon sa kanya, hindi niya naibigan ang mga ito, kaya't kanyang sinabi,
Anong uring mga lunsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko? Kaya tinawag ang mga iyon na lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Nagpadala si Hiram ng 120 talentong ginto sa hari. Sa talata na ito, si Hiram ang hari ng Tiro. Siya ay maraming naitulong kay Solomon nang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari. Kaya naman po sa verse 11, binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lunsod sa lupain ng Galilea. Ngunit, nang si Hiram ay dumating upang tingnan ang mga ito, hindi siya nalugod sa mga ito katulad ng nakasulat sa verse 12. Kaya sinabi niya, anong uring mga lunsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko? Ibig sabihin, bakit ibinigay mo ang mga walang kwentang bagay na ito sa akin? Inisip niya na ang mga lunsod ay walang halaga. At tinawag ang mga lunsod na iyon na lupain ng Kabul. Ibig sabihin ng Kabul, walang halaga. Walang silbi at wasak na lupain. Ang lupain ay hindi nakakalugod kay Hiram. Hindi ito nakakalugod kay Hiram. Kaya ibinalik ni Hiram kay Solomon ang mga lunsod na ito. Isinuli niya. Kaya kung titingnan po natin sa ikalawang kronika, sa chapter 8, sa chapter 8, verse 2, ikalawang kronika, chapter 8, verse 2, muling itinayo ni Solomon ang mga lunsod na ibinigay ni Huram sa kanya at pinatira roon ang mga anak ni Israel. Nakatanggap si Hiram ng 20 lunsod na hindi nakakalugod sa kanya. Iniisip niya na ang mga ito ay walang halaga kaya ibinilik niya ito kay Solomon. Aling mga lupain po ito? Ang 20 lunsod ng lupain ng Galilea. Saan po ba nanggaling si Jesus? Dumating si Jesus? Saan? Dumating si Jesus sa lupain ng Galilea. Si Jesus ay mula sa Nazareth ng Galilea. Kaya sa Biblia, sa Isaiah chapter 9, si Jesus ay nagtrabaho na nakasentro sa lugar ng Galilea. Ang lupain ng Galilea, isang mahalagang lupain, ngunit hindi ito kinalugdan ni Hiram. Iniisip niya ito bilang walang silbi at walang halagang lupain. Hindi ko siya maintindihan, ngunit ibinalik niya po ito. Kung maagang nalaman ni Haring Hiram ang kasaysayan at alam ito, ay tiyak na kukunin niya po ito. Ang lupain ay hindi walang silbi, kundi ang pinakamahalagang lupain. At kahit si Solomon ay nagbigay nito, ngunit hindi niya alam. Ito ay Kabul, walang silbing lupain. Sabi niya, ito ay Kabul, walang silbing lupain. Kunin mo na lang ulit. At ibinalik niya ito kay Solomon. Ibinalik niya. Sinabi ni Iso, kunin mo na lang ang aking pagkapanganay. At ipinagpalit niya ito sa nilaga na lentehas. Ibinalik lang ito ni Hiram. Iniisip niya na ito ay hindi kailangan. Hindi niya nakita ang dapat niyang makita. Maraming tao sa panahon natin ay hindi nakikita kung sino ba si Jesus. Si Jesus ay isa lamang sa mga banal. Iniisip nila na walang halaga si Jesus. Paano iniisip ng mga Hudyo ang halaga ni Jesus sa panahon ni Jesus? Nang ipagkanulo po ni Judas si Jesus, sabi niya, anong ibibigay ninyo sa akin? At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 perasong pilak. Itinuring nila ang halaga ni Jesus katulad ng halaga ng 30 perasong pilak na siyang halaga ng isang alipin. Itinuring nila ang halaga ni Jesus bilang halaga ng isang alipin. Bakit po? Dahil hindi nila alam. Hindi nila alam. Kaya nga, si Jesus ang punto ng Biblia at ng Israel. Ngunit hindi ito alam ng mga Hudyo at ipinagkanulo nila si Jesus. Ang pinakamahalaga. Hindi lamang sila, maaari rin tayong maging hangal tulad nila. Maaari nating maiwala ang isang karapat-dapat na bagay para sa hindi karapat-dapat na bagay. Maaari nating
Maiwala ang pagpapala. Si Jacob ay isang lalaking tahimik. Maraming beses niyang inisip ang tungkol sa Diyos. Kinuha ng Diyos ang mas malaking bahagi sa kanyang puso. At ang Diyos ay naging lahat sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa ng pagpapala ng Diyos at ibinigay ng Diyos ang pagpapala ng pagkapanganay kay Jacob. Ngunit, nang kunin ni Jacob ang pagpapala ng pagkapanganay, si Esau ay nagalit. Kaya sinubukan niyang patayin si Jacob. Kaya si Jacob ay tumakas. Sa Genesis chapter 27 po, chapter 27, verse 41. Kaya't kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa ng aking ama, pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Nawala niya ang kanyang pagkapanganay at ang pagpapala. Tapos siya ay nagalit. Sinubukan niyang patayin ang kanyang kapatid. Kaya, kailangan pong tumakbo ni Jacob. Kaya nga, sa Genesis chapter 28 sa verse 10, umalis si Jacob sa Beer-seba at pumunta sa Haran. Ang Haran ay sobrang malayo. Itong Haran po ay sobrang malayo po nito sa Beer-seba. Ang puso ni Jacob ay labis na nagdusa sa kanyang pagdalakbay. Iniwan niya ang kanyang minamahal na bayan at ang kanyang mga magulang at siya ay tumakas na walang dala. Kaya gaanong magkahalong emosyon, mayroon po siya. Siya ay labis po na napagod. Kaya nga sa verse 11, sabi sa verse 11, dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Kaya lumubog na yung araw, kaya humanap si Jacob ng isang bato upang mahigaan. Nakahanap siya ng isa at nahiga na para matulog. Pag-uusapan po natin ang patungkol sa bato, ngunit ito ay hindi lamang isang normal po na bato. Nang kumuha siya ng isa sa mga bato, inilapag niya ang bato upang ilagay ang kanyang ulo dito. Katulad po nito, nahiga siya at natulog pagkatapos gumising at itinayo ang bato bilang isang haligi. Opo, itinayo niya ang bato at ibinuhos ang langis sa ibabaw nito. Ang bato ay magiging bahay ng Diyos. Bakit po niya itinayo ang bato? Nahiga siya at natulog pagkatapos na gumising at itinayo niya yung bato bilang isang haligi. Tapos binuhos niya yung langis sa ibabaw po nito. At ang bato ay magiging bahay ng Diyos. Ngayon, bakit niya itinayo ang bato? Ibinuhos ang langis at sinabing ito ang magiging bahay ng Diyos. Bakit po? Naglalaman po ito ng isang mahalagang bagay. Pag-isipan po natin ang bato bilang si Jesus. Ibinaba ang bato na nagpapahiwatig ng kamatayan ni Jesus at siya'y muling nabuhay. Ang bato ay binuhusan ng langis sa ibabaw nito. Ang bahay ng Diyos ay ginawa sa pamamagitan ng bato. Ang bahay ng Diyos ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ay naging batong panulok. Si Jacob ay nakatulog kasama ang bato sa kanyang mahirap na sitwasyon. Nakatulog siya. Kasama ang bato at nakita ang isang kamanghamanghang bagay. Dito po, sa verse 12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit. At ang anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaak. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Hanggang dito po. Si Jacob ay natutulog kasama ang bato at isang mahabang hagdan
ang nakalagay sa lupa at ang tuktok nito ay umabot hanggang sa langit. At ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At nakita niya ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa kanya doon sa Hagdan. Kaya ang interpretasyon po nito ay ito po yung nakasulat sa Juan chapter 1. Tingnan po natin sa Juan chapter 1. Tingnan po natin. Juan chapter 1. Juan chapter 1 verse 51. Verse 51. Verse 51. Basahin natin. Sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhikmanaog sa anak ng tao." Sinabi po ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhikmanaog sa anak ng tao." Nakita ni Jacob ang hagdan. Si Jesus na nasa bagong tipan ay nagtanong kung alam ba ninyo kung ano ito? Sinabi ni Jesus na iyon ay si Jesus mismo. Pinagpala ng Diyos si Jacob sa harap ng hagdan na umaabot sa langit. Ano ang ibig sabihin ni Jacob? Nangangahulugan ito ng pagiging palihim, mautak at tuso. Siya ay maparaan at dinaya niya ang kanyang kapatid at ama. Siya yung taong napaka maparaan. Paano niya nakuha ang pagpapala? Hindi dahil sa kanyang mabuting gawa. Siya'y pinagpala sa itaas ng hagdan. Wala tayong kwalifikasyon para pagpalain. Gayunpaman, tayo'y pinagpala ni Jesus. Dito po, ano ang hagdan? Ito ay si Jesus. Gayunpaman, anyway, ito po yun. Binabanggit nito ang tungkol kay Jesus. Ang hagdan ay nagkokonekta sa dalawang lugar. Kung saan ay hindi magkaugnay. Tama po? Ang hagdan ay maaaring magkonekta sa dalawang lugar kung saan hindi maaaring konektado sa isa't isa. Kapag gumagamit ang hagdan ng mga tao, dapat ba nilang buhatin ito? Paano sila umakyat? Tinatapakan nila ito para umakyat. Ang tungkulin ng hagdan ay ang suportahan ng mga tao sa paghakbang upang umakyat. Ito ay tulad ni Jesus. Si Jesus ang ating hagdan. Kaya dito po, ang hagdan ay nasa langit. Tama ba? Ang tao ay hindi direktang makakapunta sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos ay pinakamataas at ang tao ay naging masama mula noong si Adan ay naging masama. Kaya ang mga tao ay nabubuhay sa kasalanan. Napakalayo ng mga makasalanan sa Diyos. Ang Diyos ay lumayo sa mga makasalanan. Kapag ang mga tao ay pinanganak, sila ay nabubuhay sa kasalanan. Paano sila makakaabot sa Diyos? Ang lugar kung saan hindi natin maabot ay nangangailangan ng hagdan upang umakyat. Kapag naglalaro tayo ng bola, kung ang bola ay napunta sa itaas ng bubong, ano ang ating gagawin? Kukuha tayo ng hagdan at kukunin ang bola. Kaya, dapat tayong maglagay ng hagdan sa lugar kung saan hindi natin maabot ng ating mga kamay. Opo, ang tao ay hindi makakarating sa Diyos mismo. Kaya, sino ang hagdan na maaaring mag-ugnay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao? Opo, ito ay si Jesus. Unang Timoteo chapter 2 verse 5, "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo." Si Jesus ay Diyos mismo at tao. Magagawa po niya ito bilang tagapamagitan. Si Jesus po ang naging tagapamagitan. Hanapin nga po natin, Unang Timoteo chapter 2 verse 5. Unang Timoteo chapter 2 verse 5. "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan."
sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. May isang Diyos. Sabi ho dito, may isang Diyos. At ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ay isa ring tagapamagitan. Hindi po siya dalawa. Si Jacob ay walang dalawang hagdan, kundi isang hagdan lamang. Isang hagdan lang ang nakita niya. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo, si Kristo Jesus. Si Jesus ang tanging hagdan para po sa atin. Kaya sinabi ni Jesus sa Juan chapter 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lamang ang tanging hagdan. At kapag umakyat ang tao sa pamamagitan ng hagdan, dapat nilang tapakan ito. Paano tayo makakarating sa langit? Maaari tayong pumunta doon sa pamamagitan ng pagtapak sa biyaya ni Jesus habang sila ay umakyat sa pamamagitan ng pagtapak sa hagdan. Kaya, ang mahalaga kung tatayo ako sa biyaya ng Panginoon o kung hindi. Dito po, tingnan po natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5 verse 2. Roma chapter 5 verse 2. Basahin natin. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian sa Diyos. Nangangahulugan ito na pumasok tayo sa biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo. Pinasok natin hindi lamang ang biyayang ito kundi pati na rin ang biyaya kung saan tayo nakatayo ngayon. Ang lugar kung saan tayo nakatayo ay ang pagpapala. Sila ang mga taong nakatayo sa lugar kung saan ang perpektong dugo ni Jesus, perpektong kapatawaran ng mga kasalanan, walang hanggang kapatawaran at perpektong gawa ng Panginoon. Kaya tila may mga taong tumutuntong sa hagdan sa itaas ng biyaya pagkatapos silang pumasok sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang taong nakatayo sa ibabaw ng biyaya ni Jesus ay maaaring sabihin po yung gaya nito, nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang taong nakatayo sa ibabaw ng biyaya ay mayroong kaluwalhatian na makita ang mukha ng Diyos. Sila ay makakapasok sa langit kung saan puno ng kaluwalhatian ng Diyos. At tayo rin ay babaguhin sa maluwalhating katawan na gaya ng Panginoon kapag ang Panginoon ay nagbalik upang tayo ay makapasok sa maluwalhating langit. Tayo ay magagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Nakita po ni Jacob itong hagdan. Nakita natin si Jesus at naunawaan na si Jesus ang tanging tagapamagitan para sa atin. Kaya nga, maaari tayo makapasok sa langit sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang kay Jesus. Napakarami pong mga peking hagdan sa ating panahon. Kung may iba pang bagay ang idadagdag sa biyaya ni Jesus, ito ay ibang ebanghelyo na. Ang mga umaasa sa ibang ebanghelyo ay mga isinumpa. Ang mga taong sikat ay hindi maaaring maging mga taong maaasahan po natin. Ang ating maaasahan ay si Jesus lamang. Kaya natulog si Jacob sa bato na kanyang inunan. Nakita niya ang hagdan sa lugar kung saan siya natutulog sa una na bato at siya'y pinagpala ng Diyos mula sa itaas ng hagdan. Ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan po natin ulit. Genesis chapter 28. So verse 12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhikmanaog doon. Ang dulo ay umaabot sa langit. Ang dulo ay umaabot sa langit. Sa verse 12 po. Ngayon, tingnan natin sa verse 13.
At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi." Siya po ay pinagpala ng Diyos ng ganito. Nang si Jacob ay pagpalain, bakit siya pinagpala? Wala po siyang kahit anong kwalifikasyon para siya ay pagpalain. Pinagpala siya ng Diyos batay na nakabatay sa hagdan. Hindi tayo karapat-dapat na pagpalain. Paano tayo pinagpala? Paano? Dahil tayo ay konektado kay Jesus. Tayo ay pinagpala sa pamamagitan ni Jesus. Tayo ay pinagpala sa pamamagitan po ni Jesus. Tingnan po natin sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Sa verse 3. Verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Inilagay ng Diyos ang lahat ng espiritual na pagpapala sa loob ni Hesukristo. Kaya nga, ang mga pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaaring pagpalain dahil kay Kristo. Ang mga na kay Kristo ay maaaring magpatawad sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Maaari nilang makuha ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Maaari silang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Maaari silang maging kapwa tagapagmana sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Maaari silang maging babae kakasal kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. At makukuha nila ang walang hanggang pagpapala sa pamamagitan niya. Si Jacob din ay pinagpala magpakailanman ni Kristo. Kaya sa Genesis chapter 28, tingnan natin kung anong uri ng pagpapala. Verse 13. Verse 13 po. Ang pinakaunang pagpapala sa mga pagpapala. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi." Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ito po ay pangako na pamana. Tungkol sa pamana, bibigyan kita ng lupain. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ni Jesus at tumanggap ng mas malaking pagpapala kaysa kay Jacob. Tayo ay mayroong buhay na pag-asa sa pamamagitan ni Hesukristo, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo sa 1 Pedro 1:4. Kaya sinasabi po sa 1 Pedro sa chapter 1, mayroon tayong pamana sa langit. Mayroon tayong pamana doon na walang hanggan, bagong langit at bagong lupa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sabi sa Awit chapter 16, ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Mayroon pong magandang mana. Sa Awit 37:18, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Walang hanggang mana, tumanggap si Jacob ng pangakong lupain. Kung paanong inihanda ng Diyos ang lupain ng Kanaan bilang pamana sa mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, ang mga naligtas ay may hiwalay na pamana bilang mga banal. May mana sa langit. Ito ay isang pangako na mana. Ang verse 14, Genesis chapter 28 verse 14, ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain para sa iyo at para sa iyong mga inapo. Kaya Jacob, magiging daan ka ng mga pagpapala. Anong ibig mong sabihin?
Ikaw ay isang pagpapala. Dahil sa iyo, pagpapalain ang lahat ng mga tao sa mundo dahil sa iyo at sa iyong mga inapo. Si Jacob ay pinagpala ng Diyos at siya ay naging pagpapala. Sinabi sa Genesis chapter 12, Abraham, ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa English po, a blessing, pagpapala. Sa original po, noong nilikha ng Diyos ang mga tao, nilikha niya sila upang pagpalain sila. Kaya ang unang salita na lumitaw sa Genesis chapter 1 ay pagpapala. Ang unang salitang binigkas ng Diyos pagkatapos likhain ang tao ay tungkol sa mga pagpapala. Sa Genesis chapter 1 verse 22, at sila'y binasbasa ng Diyos. Ito po yung pagpapala. Subalit na wala kay Adan ang kanyang pagpapala nang siya'y magkasala. Sinabi sa 1 Timoteo chapter 6, siya na mapalad sa verse 15. Ang Diyos mismo ang pagpapala. Ang pinagpalang tao na dumating sa oras ay si Jesus. Si Jesus ay isang pagpapala. Kaya nang si Jesus ay lumakad sa lupain ng Israel sa loob ng 3 taon at kalahati, siya ay isang pagpapala. Kaya ang mga malapit kay Jesus ay nagiging mapalad at ang mga lumalayo kay Jesus ay nagiging hindi mapalad. Kaya ang mga tao may kaugnayan kay Jesus ay pinagpala din. Kaya si Abraham po sa Genesis 12 verse 2, ikaw ay magiging isang pagpapala. Dito ay sinabi ng Diyos, Jacob, ikaw ay magiging isang pagpapala. At ang iyong mga inapo ay magiging isang pagpapala. At ang lahat ng mga tao sa mundo ay pagpapalain. Kaya si Jacob ay isang pagpapala. Nang lumakad si Jacob sa buong buhay niya, talagang pinagpala siya. Kaya nga, kung ang isang tao ay naging malapit kay Jacob, siya ay naging isang pinagpala. Kung may gumawa ng masama kay Jacob, magiging malas ang taong iyon. Gayunpaman, hindi lamang si Jacob ang pinagpala, kundi ang mga naligtas ay pinagpala. Tama ba? Bakit po? Ang Panginoon ay pagpapala mismo. At ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa mga banal, pinagpala ang mga Kristiyano. Ikaw po ay napaka-pinagpala dito. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay lumakad, ang mga pagpapala ay lumalakad ngayon. Ang paglalakad ng pagpapala. Kaya ano ang dapat kong gawin upang kung gusto kong pagpalain? Kung gagawin ang maraming cell group fellowship sa aking bahay, ang mga pagpapala ay darating sa akin. Kapag ang mga ligtas na miyembro ng pamilya ay pumapasok sa aking bahay, tama po yan. Ang paraan para makatanggap ng mga pagpapala ay napakadali lang. Kung gagawa ka ng mabuti sa mga banal, ikaw ay pagpapalain. Ang mga taong nagdanais na maging mabuti, ang iglesia ay pagpapalain. Dahil ang iglesia ay kung saan nagtitipon ang mga pagpapala. Kaya si Jacob, ikaw ay magiging isang pagpapala, napakalaking pagpapala na ikaw ay magiging isang daan ng pagpapala. Ito ay pagpapala na mula sa Diyos. Kaya nga, kung titingnan mo ang mga tao dito na sumasalungat sa church, makikita mo na hindi sila pagpapalain sa inaharap. Ang mga gumagawa ng masama sa mga mananampalataya ay hindi pagpapalain sa inaharap. Kung iisipin mo noong tayo ay naligtas, naligtas ako dahil malapit ako sa mga banal, hindi ba? Pagkatapos tingnan natin ang sumunod na pangako ng Diyos sa verse 15. Sa verse 15, Genesis chapter 28:15, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Tungkol saan po ang pangako? Ito ang pangakong Emmanuel, hindi kita iiwan. Ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta. Hindi kita iiwan. Nangako ang Diyos, nangako sa akin ang Diyos na hindi kita iiwan. Ang isang taong ligtas, isang taong may kaugnayan kay Kristo, hindi iiwan ng Panginoon ang taong ligtas na iyon. Sasamahan ka niya hanggang sa katapusan. Kaya nagpatuloy po ang Diyos na kasama ni Jacob. Susunod po, tingnan naman natin sa Genesis, sa chapter 31, sa verse 5. Ganito ang sabi ni Jacob sa chapter 31 verse 5. Tingnan po natin, Genesis 31 verse 5. Ganito po ang sabi ni Jacob. At chapter 31 verse 5 po. At sinabi sa kanila, nakikita ko na ang pagturing sa akin ng iyong ama ay hindi na gaya ng dati.
Subalit ang Diyos ng aking ama ay kasama ko. Ang Diyos ng aking ama ay kasama ko. Kaya bagaman si Jacob ay nagdusa, si Jacob po ay nagdusa ng maraming pagdurusa dahil kay Laban na kanyang biyanan. Gayun pa man, kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ng aking ama ay kasama ko, sabi niya. Sa Genesis 31 verse 42, kung ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang kinatatakutan ni Isaac ay wala sa aking panig, tiyak na palalayasin mo ako ngayon ng walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang aking pagpapagod at sinaway kanya kagabi. Sinabi ni Jacob, ang Diyos ay kasama ko. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tingnan po natin yung susunod na bahagi. Bilang karagdagan po sa pangako na ang Diyos ay kasama natin, Genesis 28:15 sa verse 15, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta. Iniingatan ng Diyos si Jacob gaya ng ipinangako niyang iingatan siya at iingatan kita, ibabalik kita sa lupaing ito, gagabayan kita. Ito ay isang pangakong hindi hahayaang mawala ka sa buhay. Ginagabayan niya ang buhay ni Jacob. Kaya, kinuha ng Diyos si Jacob, sinanay siya sa bahay ni Laban sa loob po ng 20 taon. Pagkatapos ng 20 taon, si Jacob ay inilabas ng Diyos. At si Jacob ay dinala ng Diyos doon sa ilog ng habok. At doon sa ilog ng habok ay tinuli si Jacob at pinalitan ang kanyang pangalan ng pangalang Israel. Alamin mo na ako'y kasama mo. At iingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako sa iyo. Gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa iyo. Hindi iiwan ng Diyos si Jacob hanggat hindi niya napapaunlad si Jacob. Ginagawang kasing dami ng alabok ang kanyang mga inapo at ginagawa siyang karapat-dapat sa mga pagpapala. Tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako kay Jacob. Ginagawa niya itong isang mapalad na buhay. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Kaya, narinig ni Jacob ang ipinangako ng Diyos. Ang pagpapalang ito ni Jacob ay pagpapala natin. Kaya tulad po ng panalabik natin sa biyaya ng Diyos at pagtanggap ng pagpapala ng pagkapanganay, naging mga anak rin tayo ng Diyos. At ayon sa krus, pinangakuan rin tayo ng hindi mabilang na pagpapala. Nagising po si Jacob at bumangon. Tapos sa verse 16, magmula verse 16 hanggang 17, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Siya ay natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Verse 18, kinaumagahan si Jacob ay maagang bumangon at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulo na niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Bato ang ginamit niyang unan po dito. Pumasok siya sa mahirap na landas ng buhay at nakatulog sa isang unan na bato sa pinakamalungkot na lugar. Nakatulog siya sa isang unan na bato at doon nakita niya ang isang hagdan. Hindi ordinaryo ang batong iyon. Ito ang batong nagbigay daan sa kanya upang maranasan ng Diyos. Saan po ba natin nararanasan ng Diyos? Inihilig ni Jacob ang kanyang ulo sa isang bato. Anyway, hindi ito isang una na bato. Bumaba ang hagdan kung saan siya natutulog sa batong pinag-unanan niya. Kaya itinaas niya ang batong ito. Ito'y maaaring maging isang napakagandang aral para sa atin. Sinasabi ng Biblia na ang batong ito'y naging templo ng Diyos. Sabihin natin si Jesus ang bato. Saan natin mararanasan ang tunay na biyaya ng Diyos?
Nakita po niya ang hagdan doon. Nakahiga, kasama yung bato. Ang isang nakahigang bato ay nagiging isang haligi. Ang kamatayan ni Jesus. Bakit po namatay si Jesus doon sa krus? Bakit siya nagbuhos ng kanyang dugo? Kapag malinaw na po iyon, bumubukas ang pinto sa langit. Ang banal na espiritu ay hindi makakapasok hanggat hindi nalulutas ang kasalanan. Ang krus ang tanging paraan upang malutas ang kasalanan. Kaya, kapag napagtanto natin ang buong kahulugan ng kamatayan ni Jesus, ang problema sa kasalanan ay malulutas at ang banal na espiritu ay makakapasok po ng parehong oras. Nakatulog si Jacob at nagising ng maaga. At kinuha ang batong pinag-unanan niya at itong bato ay itinayo niya bilang isang haligi. Kumuha siya ng batong nakahiga at ginawang haligi. Itinayo niya ito. Itinayo ang batong nakahiga. Isipin natin ang batong ito bilang si Jesus. Ang batong ito ay si Jesus po, itinayo. Si Jesus, siya ay namatay, pagkatapos ay muling nabuhay mula sa mga patay. At binuhusan ni Jacob ng langis ang ibabaw nito, ito ang batong binuhusan ng langis. Kaya nang dumating sa mundo si Jesus, binuhusan ng langis ng Diyos si Jesus na taga Nazareth. Sinasabi sa Isaiah chapter 61 na hinirang niya si Jesus at sinabi rin iyon ng Lucas chapter 4. Tingnan po natin ito sa Lucas chapter 4. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4, verse 16 hanggang verse 21. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag upang palayain ang mga naaapi. Upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon." Isinara niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi, "Ngayon'y naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig." Si Jesus po ang inilalarawan ni Isaias doon sa chapter 61. "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Ako'y hinirang niya." Si Jesus ang hinirang. Siya'y gumugol ng 3 at kalahating taon sa pampublikong ministeryo na binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya ay namatay at muling nabuhay. Bago ang kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na hintayin ang pagdating ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya sa mga Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya tinampo ninyo ito, ang batong binuhusan ng langis, si Jesus po na hinirang. Pagkatapos mamatay at muling nabuhay si Jesus, ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu noong panahon ng Pentecostes. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng banal na Espiritu ng isang taong ipinanganak na muli? Nakalagay po sa 2 Corinto chapter 1, tinampo natin. Chapter 1 verse 21. Verse 21 at verse 22. Basahin natin. Subalit,
Ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Pinahiran rin niya tayo. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Ang Espiritu Santo, ang garantiya na tayo'y pupunta sa langit. Kaya sa talatang ito, ang pagtanggap ng banal na Espiritu ay inilalarawan bilang pagpapahid. Ang pinahiran ay tumutukoy tungkol sa pagkakaroon ng banal na Espiritu. Tingnan po natin sa unang Juan, sa chapter 2. Chapter 2, verse 20. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal. Nang sumampalataya ka kay Jesucristo, tinanggap mo ang banal na Espiritu at pinahiran ng langis. Kapag natanggap mo ang banal na Espiritu, nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ang kapangyarihang malaman ang lahat ng bagay ay nariyan lang. Nariyan lang. Kaya ngayon, ay mas marami na tayong nalalaman tungkol sa mga bagay ng Diyos. Ang pagpapahid ay nananahan sa gitna nating mga ligtas. Chapter 2 po. Tingnan po natin sa chapter 2 sa verse 27. Unang Juan chapter 2 verse 27. Unang Juan chapter 2 verse 27. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Ang Panginoon ay pinahiran. Sinabi niya na ipinadala niya ang banal na Espiritu pagkatapos mamatay at muling mabuhay sa mga patay si Jesus. Ang mga tao'y pinahiran kapag sila'y ipinanganak na muli. At mayroong pagpapahid sa naligtas na kawan upang ang banal na Espiritu ay kumilos at magliwanag. Tingnan din po natin sa Genesis chapter 28, ito ang sinabi ni Jacob. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog. Hindi ibang bato kundi ito. Ang batong ito na kinalalagyan niya ng isang bato ay itinayo niya at ginawa itong isang haligi. Aking itinayo bilang bantayog. Ano ang sinasabi nito? Magiging bahay ng Diyos. Magiging bahay. Ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ang batong iyon ay si Jesus. Ang tunay na bahay ng Diyos ay itinayo kay Jesus. Tingnan natin sa Biblia, Mga Gawa chapter 4, verse 11. Verse 11, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Hindi po kinikilala ng mga relihiyosong Hudyo ang bato bilang si Jesus. At itinapon nila ito na naging batong panulukan. Si Jesus ang batong panulok ng bahay na tinatawag na church. Ang mga taong naligtas sa pamamagitan ni Jesus ay ang bumubuo ng isang pangkat at bumubuo sa church, ang bahay ng Diyos. Kaya nga sa Efeso chapter 2 sa verse 20, Efeso chapter 2 verse 20, verse 20, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Sa kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo
upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Si Jesus ang naging batong panulok. Si Jesus ang batong binuhusan ng langis. Tayo rin ay mga patay na bato. Ngunit kapag tayo may kaugnayan kay Jesus, tayo ay nagiging buhay na mga bato. Ang church ay isang bahay ng mga buhay na bato. Ang batong ito ay ang templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang hagdan ay si Jesus. Si Jesus ay ang bahay ng Diyos. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang church ay ang bahay ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa Biblia, sa 1 Timoteo, sa chapter 3. 1 Timoteo chapter 3. Verse 15. Verse 15. Ngunit, kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Sa verse 16, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Si Jesus ay ang Diyos na dumating sa sanlibutan sa laman, namatay doon sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit at ipinangaral sa lahat ng mga bansa. Ang namatay at muling nabuhay na si Jesus ay siyang batong panulok ng iglesia, na bahay ng Diyos at ulo ng iglesia. Kaya nga ito ang bahay ng Diyos. Ang bahay na ito ay ang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Iglesia ay ang bahay ng Diyos. Tingnan po natin sa 1 Korinto. 1 Korinto chapter 3. Verse 9. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. May ilang bahagi po na nagsasabi sa Biblia na nagsasabi na ang iglesia ay ang bahay ng Diyos. Tingnan po natin muli sa Genesis chapter 28 verse 22. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. Ang batong ito ang nagpahintulot sa atin na maranasan ng krus. Naglagay siya ng isang bato. Binuhusan ito ng langis at ang salita ng propeta, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. Ang hagdan ay ang anino ni Jesus. Kaya kalaunan, totoong dumating si Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay. Si Jesus ay itinalaga at namuhay ng pampubliko, namatay at talagang nabuhay muli, at ibinigay ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Kaya, sa pamamagitan ni Yesu Cristo at ng batong ito, ang bahay ng Diyos ay nalikha at ang bahay ng Diyos, ito'y nananatili hanggang ngayon. At dito po, sinabi ni Jacob sa verse 22, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Dito sinabi ni Jacob, ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo.
Kaya dito po, makikita natin yung pagpapasya ni Jacob. Bakit niya nagawa ang desisyon na ito? Si Jacob, na hindi makakatanggap ng pagpapala, ay natanggap ang pagpapala ng pagkapanganay. At ginawa niyang ulunan ang isang bato. Ang langit ay nabuksan at natanggap niya ang walang hanggang pagpapala ng Diyos. Kaya siya ay natakot. Nang gilalas po siya na ang Diyos ay kasama niya at ginawa siyang isang tao na pagpapalain magpakailanman. At sinabi niya, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Siya ay gumawa ng panata at gumawa ng pagpapasya. Ito ba ay sa panahon ng kautusan o bago ang panahon ng kautusan? Ang pag-iika po ay hindi lamang nangyari noong panahon ng kautusan, kundi bago pa ang panahon ng kautusan. Bago pa ang panahon ng kautusan. Ang pag-iika po, ito po ay wala sa kautusan. Ito ay nangyari na bago pa ang panahon ng kautusan. Ano ang sinabi ni Abraham na ama ng pananampalataya kay Melchizedek? Nang makatagpo niya ito, nagbigay siya ng ikapo kay Melchizedek para sa Diyos na tumulong sa kanya na manalo sa digmaan. Nalalaman po ito ni Jacob, kaya pagkatapos niyang maranasan ng Diyos, sinabi niya, ibibigay ko ang ikasampung bahagi. Hindi ko lamang ito basta gagawin, kundi nagpasya ako na gawin ng ganito. Ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa Diyos. Kaya nga po, dito nakalagay din sa Genesis chapter 14, nakalagay po ang pinagmulan ng pag-iika po. Chapter 14, verse 18. At si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Dito po, makikita natin na ibinigay ni Abraham ang ikasampung bahagi kay Melchizedek. Si Abraham, ang ama ng pananampalataya, ay ibinigay ang ikasampung bahagi kay Melchizedek. At ang paglalarawan kay Melchizedek, ito po ay ibinibigay naman sa Biblia. Tingnan natin sa mga awit 110, ang una po nating binasa, si Melchizedek ay biglang nagpakita sa Genesis chapter 14 at awit 110. Sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Nangangahulugan po ito na si Jesus ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng trono ng Diyos. At sa verse 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nang isinulat po ito ni David, mayroon ng pari sa Israel. Ang 12 lipi po ng Israel ay nagsanib sa pamamagitan ni Abraham. At ang pagkapari ay bumangon sa pamamagitan ng lipi ng Levi. Ngunit, bakit sinabi dito ng Biblia na mayroong walang hanggang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek? Sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Hebreo, sinabi na ang pagkapari ng mga Levita ay anino lamang. At ito ang anino na nagpapaliwanag kay Jesus. Ipinapaliwanag ng Biblia na ang tunay na pari ay si Jesus at ang alay o handog ay si Jesus din. Si Jesus ay sinilang sa lipi ng Juda, hindi siya mula sa mga Levita. Si Jesus ay si Melchizedek, ang walang hanggang pari, ayon sa pagkapari ni Melchizedek sa Genesis sa chapter 14.
At ang walang hanggang pagkapari ay ang ulo ng bahay ng Diyos. May paliwanag po sa Hebreo chapter 7. Tingnan po natin sa verse 1. Hebreo 7 verse 1. Verse 1. Mula verse 1 po. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang 10th bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya'y nananatiling pari magpakailanman. Sabi ng Biblia na si Melchizedek ay pari magpakailanman. Sino po ang pari? Si Jesus ang pari magpakailanman. Si Melchizedek ay nagpakita ng sandali at nawala. Sino po siya? Siya si Jesus. Kaya nga, sa verse 4 hanggang 7, talagang napakadakila ang taong ito. Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10th bahagi ng mga samsam at ang mga anak ni Levi ay tumanggap ng katungkulang pari, ay mayroong utos ayon sa kautusan na maglikom ng 10th bahagi mula sa taong bayan sa makatuwid sa kanilang kapatid, bagaman ang mga ito ay mga nagmula sa balakang ni Abraham. Ngunit ang taong ito na hindi nagmula sa kanilang lahi ay tumanggap ng mga 10th bahagi mula kay Abraham at binasbasan ang tumanggap ng mga pangako. Hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binabasbasan ng nakakataas. Bagaman si Abraham ay mataas ang katungkulan, nagbigay siya kay Melchizedek ng 10th bahagi. At maaaring sabihin na ang mga pari sa lahi ng mga Levita ay nagbigay ng 10th bahagi ni Abraham kay Melchizedek. Kaya, sino ang tunay na pari? Siya ay si Melchizedek. Gayunman, ang walang hanggang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek ay si Jesus. Tingnan po natin chapter 7 verse 17. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Jesus po ang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tingnan din natin sa verse 26. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangan maghandog ng alay araw-araw. Una para sa kanyang sariling kasalanan, at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat hinirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Si Jesus po ay hindi isang Levita, ngunit isang pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Nasaan ang paring ito? Basahin po natin yung Hebreo 10 verse 21 ng sabay-sabay. Verse 21, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Mayroong dakilang pari, si Jesus, na siyang namamahala sa bahay ng Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10th bahagi. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Si Jesus ay nananatiling walang hanggang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya sa Mateo chapter 23, sa verse 23, sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis, at ng kumino. Kaya tinan po natin sa Mateo chapter 23, sa verse 23. Verse 23.
Verse 23. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerbabuena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Kaya ang pag-iika po ay hindi bahagi ng kautusan. Nag-iika po tayo bago pa man naitatag ang kautusan. At nag-iika po tayo sa panahon ng kautusan. At malinaw na sinabi ni Jesus sa atin na huwag itapon ang ating ika po. Tingnan po natin sa Biblia. Sinabi dito na ang katarungan, habag at pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ika po o handog. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Ang ika po ay hindi pinababayaan. Ano pong sinasabi dito? Pababayaan ang pag-iika po o hindi? Sinabi po ni Jesus, huwag pabayaan. Hindi po ba? May ibang mga tao nagsasabi ng ganito, hindi tayo dapat piliting magbigay ng ika po. Eh sabi ng Biblia na huwag pabayaan. Tingnan natin sa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Hindi ba't sinasabi rin ang tungkol sa pagtulong sa iglesia ng Jerusalem dahil sa kahirapan? Kaya nga, sinasabi dito ang tungkol sa iglesia ng mga hintil na nag-aambaga ng pera na gaya po nito upang tulungan ang iglesia sa Jerusalem na nasa mahirap na sitwasyon o gaya ng mga bagay na ginagawa natin, tumutulong tayo sa panahon ng COVID-19. Magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito ngayon ay tumutukoy sa ambagan para sa isang layunin, hindi po ika po. Naunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito, tama po. Gumawa sila ng isang matibay na pagpapasya at ang pagpapasya na iyon ay talagang napakabuti. Dahil ito ay mabuti, kaya ito itinala, nakalagay dito po sa Biblia dahil ito po ay talagang mabuti. Kung magbabalik-tanaw po tayo sa loob ng isang taon, dapat natin pag-isipan ng tungkol sa kung ano ang ginagawa ko sa aking material na buhay sa harapan ng Diyos. Bago matapos ang taon, dapat po natin pag-isipan ng tungkol dito. Mayroong malinaw na pagkakaiba ng pananampalataya sa pagitan ng tamang pagbibigay ng ika po at sa hindi paggawa nito. Tumanggap tayo ng higit na biyaya mula sa Diyos kaysa kay Jacob. Naranasan natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at ang Panginoon ay kumikilos bilang may-ari ng church. Sa pamamagitan ng pagbuo ng iglesia ng Panginoon, pagbuo ng iglesia ng Diyos at bilang isang taong ligtas, matatag tayong magpasya na tunay na magbigay ng ika po. Ito po isang karunungan. Pagkatapos, ang dahilan kung bakit si Jacob ay gumawa ng pagpapasyang iyon ay dahil nakita niya ang isang hagdan na ang dulo ay umaabot hanggang sa langit. Bagaman nabubuhay ako sa mundo, nakita ko ng hagdan na umaabot sa langit at sa Diyos ay naroroon. Dahil nalalaman ko na ang dako na pupuntahan ko sa nalalapit na hinaharap ay ang langit at iyon ay ang lugar kung saan naroroon ang Diyos. Kaya dapat kong suklian ang Diyos sa pagpapala niya sa akin sa langit at sa pangunguna sa akin tungo sa walang hanggang mundo at gumawa ng pangako sa kanyang puso na magkaroon ako ng desperadong pagnanais tulad ng pagtatayo ng mga bagay na nasa itaas. Dahil sa sandaling panahon, tayo rin ay magtutungo sa langit at makikita ang Panginoon ng malinaw. Opo. Kaya nga sa mga awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang tinanggap natin mula sa Diyos ay ang ating katawan at kung ano ang mayroon tayo at dapat natin itong gamitin ng maayos. Subalit sino ang matututo na mamuhay ng nararapat na buhay pananampalataya? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Tama po. Kaya nga, kung hindi matututunan ang pananampalataya mula po dito, sinabi ni Jesus kaya nga kung hindi ka lamang nagbibigay ng ika po, kundi nagiging maingat ka sa paggamit ng inyong material na buhay, ay matututunan ninyo ang pananampalataya. Sabi ni Jesus sa Lucas chapter 16 verse 10, ang tapat sa kaunti ay tapat din naman sa marami. Kung nabubuhay ka
na nagbibigay ng ikapo. Ito ay isang tanda na ikaw ay nabubuhay na nakasentro sa Diyos. Kaya nga, sa panibagong taon, gaya ng kung paanong si Jacob ay gumawa ng panata, ako ay magbibigay ng ikapo sa Diyos. Dahil ako ay taong tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang salita pong tiyak o tunay ay nakakabit po dito. Tiyak po, tiyak. Sa huling bahagi po ng Genesis chapter 28, si Jacob ay gumawa ng panata na sinasabi, ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay nananahan sa kalagitnaan natin. Ang gusto natin ay walang salitang tiyak sa talatang ito. Subalit meron eh. Kaya kung susubukan ninyong mamuhay ng buhay na nagbibigay ng ikapo ng tama, tiyak na malalaman ninyo na sa paggawa nito, kayo ay tunay na matututo na mamuhay ng isang buhay na nararapat. Buhay pananampalataya at ang inyong pananampalataya po'y lalago. Ano na ang gagawin ninyo ngayon? Hindi lamang tayo dapat makinig ng sermon at matapos ay magtatapos na dito. Sa inyo na mga hindi pa sinusubukan itong gawin, maaari ninyong subukan ngayon. Kung susubukan po ninyo, makikita ninyo ang Diyos na talagang tumulong kay Jacob nang gumawa siya ng ganitong pagpapasya. Kaya nga tiyakin natin na ipamuhay ng nararapat ang ating material na bagay at kung kayo ay kumita ng pera, itreatin nyo ang brothers and sisters ng maigi sa New Year. Ibigay ninyo ng higit pa ang inyong material na bagay at gamitin ang mga ito sa pagliligtas ng kaluluwa. Ecclesiastes 11:1, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Huwag kayong maging kuripot sa inyong material, kundi hayaang ito ay gamitin ng maayos. Kaya nga totoo na ang taong ang kaluluwa ay naligtas ay dapat ring maligtas ang kanyang wallet. Ang mga taong nagkaroon din ng kaligtasan ng kanilang wallet ay gagamitin ito ng maigi sa pagbibigay ng ikapo sa Diyos. Tunay po ito. Umaasa ako na gagawin po ninyo ito. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maglingkod sa Panginoon at gawin ng maigi ang tungkulin na ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin hanggang sa araw na ikaw ay muling dumating. Salamat po sa pagsama sa amin at pagkilos sa amin sa mga taong ito. Kaya sa panibagong taon, pakiusap, kumilos ka at tulungan mo po kami na maipangaral ang Ebanghelyo ng higit na makapangyarihan sa loob ng aming bansa at maging sa ibang mga bansa. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat ng maayos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen.